Magandang ano po, tanghali sa ating lahat mga kapatid. Happy Lord's Day po. And, so, ayan po, no? Napakasaya po makita at nakaka-encourage na makita ang bawat isa every Lord's Day. Ganon din kapag may mga studies tayo, kahit pa online. Lalo na rin sa mga nakapag-meet dito, very encouraging na makita sila na nagsasama-sama, no? Sige po, dako po muna tayo sa ating announcement. Again, sa Men's Bible Reading with ARBC. Every Monday, Thursday. And ito po ay alas 9 na, no? And ganun din po sa mga sa Women's Bible Reading with ARBC. Women's every Friday ng 9 p.m. At para din po sa ating midweek service or midweek studies ng CRO, every Wednesday, 7 p.m. We encourage everyone, no, to join yung ating midweek service. Ganun din po sa ating Saturday LBCF studies with Pastor Joseph Pelejo and ARBC, every Saturday, 4 p.m. po. And ganun din po, patuloy natin ipag-pray yung pine-prepare po na natin na family worship seminar. Wala pa po tayong schedule pero paghanda po natin yun, no? Napaka helpful po nun para sa atin, lalo sa mga nagpapamilya, nagsisimula magpamilya, and para dun sa nagpaplano na po na pumasok sa family. Hindi lang yun, kung single, that is very helpful to gives us guidance para doon sa kung paano natin i-approach or share yung gospel sa ating pamilya. Sige po, ngayon po, tayo po'y dumako sa ating psalm reading. Let's open our Bible sa Psalm 145, verses 1 to 5. Let me read it to you. Sabi dito sa Psalms 145, ito ang salita ng Diyos, I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works, I will meditate. Palain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. I believe itong 104, chapter 145, isa sa mga common, kumbaga, isa sa mga nakukote na chapter and verses sa Psalms. And napaka-rich ng content nito kung babasahin natin hanggang verse 21. But yun, makita natin na ito, again, this is a song of praise ni David na kung saan he is celebrating kung sino si God, kung anong ginawa ng Diyos sa kanya, yung mga ginawang pagliligtas sa kanya. And alam natin, kaliwat kanan, in war si David. At git sa lahat, yung pangako ng Diyos sa kanya. Pero paano natin ito yayakapin or makikita natin dito, no? Or paano natin makita dito yung principle ng Diyos para sa ating mga Kristiyano ngayon? Sa verse 1 and 2, makita natin dito yung commitment to praise God. No? Tapos sinabi doon, I will extol you and I will bless your name forever and ever. It is a commitment to praise God. And sa verses 3 to 5 naman, andito makikita natin yung matinding pagmangha sa kakayanan ng Diyos. Pagkilala sa wondrous works ni God. At sa panahon natin ngayon, ano yung kinikilala nating wondrous works ni God? Ito yung buhay na ibinigay niya sa atin. Yung buhay na kung saan nilinis sa kasalanan, patuloy na nilinis sa kasalanan. Pagbubukas ng ating mga mata galing sa kadiliman at yung maintindihan natin kung paano magpuri sa Diyos. Actually, hindi yun yung pinaka, kumbaga ano na yun eh,
output na yun or bonus na yun sa regalo sa atin ng Diyos. Kumbaga, ang pinaka wondrous gift na binigay sa atin is si Christ. No? The blessing to us is si Christ. Wala nang iba. And yun, yung at lalo na itong salvation na ito, no, na regalo sa atin ng Diyos, yung pagliligtas ng ating kaluluwa. Kaya sa ating pag-awit, ito yung baunin natin that ourselves must be committed to praise God, and we must never forget yung mga ginawa ng Diyos, kung gaano siya kadakila, yung lubos na pagkilala sa Diyos, yung mataas na pagkilala sa Diyos. Sige po, para po sa ating unang hymn, naanyayahan ko po kayong tumayo. Let's open our songbook sa hymnal book sa page 14. Let's sing Reformation Song. Page 14, Reformation Song. Sige po, sabay-sabay tayong umawit. Handa, awit. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we build. In every eye the truth is found, tayo po'y manalangin bago po tayo sa dumako sa ating public reading. Ama, muli, salamat po sa hapon na ito. Kami po'y pinagsama-sama mo. Panginoon, kami po ay tulungan mo makapag-focus sa iyong salita.
Alisin mo po ang anumang mga distraction sa aming isip at puso. At patuloy mo po, Panginoon, na turuan kaming magpakumbaba sa hindi lang sa salita mo, kundi pati sa aming mga kapatiran. At Panginoon, gawin mo po matabang lupa ang aming puso upang sa aming ito upang ang iyong salita ay aming baunin lagi, Panginoon, at ito ay lumago sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan. Muli, kayo po ang aming pinapapurihan sa hapon na po. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, para po sa ating public reading, let's open our Bible sa James chapter 4. Sige po, hayaan niyo po muli ako na basahin nito sa inyo, itong James chapter 4. Muli, ito po ang salita ng Diyos. James chapter 4, verse 1. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive, because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you suppose it is to no purpose that the scripture says, he yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us, but he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brothers speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Verse 13, come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade, make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Pagpalain po ang salita ng Diyos. And for our public reading, no, makita natin na ang buong chapter 4 ay patungkol pa rin sa paalala at warning sa mga kapatiran nating may alitan, or sa that time sa kapatiran nilang may alitan at di pagkakasunduan. And talagang it really affects the church, the body of Christ that time. Makita natin, babasahin natin mabuti ang Book of James, na kung saan ito ay bunga ng pagiging makasarili o pagmamataas ng tao. Makita natin na ito ay kadugtong nung James chapter 3, na isa sa mga hinighlight ni Brother Raymond doon is regarding sa nagagawang lamat ng ating mga bibig o dila na pwedeng mag-cause ng sakit o blessing sa ating mga kapatid or sa kapatiran nila that time sa first church. At ang tanging solution dito ay magpasakop ang bawat miyembro sa wisdom ng Panginoon at sa kapamaraanan ng Diyos, na siya lang ang tanging pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. At pagdating dito sa chapter 4, pinapakita yung epekto ng hindi maka-Diyos na pamumuhay
o makamundong pamumuhay ay pinag-uugatan ng sakit o hidwaan ng mga brethren. Lalong-lalo ito nga sa ano, sa part ng pagiging makasarili at pagmamalaki o pagmamataas or yun, pride. Dahil nga dito, tinawag ito ni James sa ESV na translation, you adulterous, sabi ganun. Sa Tagalog, para magbigay ng kalinawan pa, sabi niya dito, kayo ay mga taksil. Napakabigat ng salitang yon dahil nga ang makasalanan o makamundong pamumuhay ay hindi daan ng isang or hindi to way ng isang tunay na Kristiyano. In fact, isa pang sinabi niya dito na ang mga nakikipag-isa sa pamumuhay ng mga ganitong uri ng kasalanan ay kumakalaban sa Diyos. Isa pang mabigat na statement ni James. And alam niyo mga kapatid, ang tao, walang ibang ininanais sa kanyang sarili, is kundi yung itaas ito, no? Yung sarili niya. At lalo na yung pakiramdam na mas angat siya sa iba. Yan ay napaka matinding tukso sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ito ay hindi ano, hindi ito gawa ng Diyos or hindi ito bunga ng isang nagsasabi na siya ay Kristiyano. Ito ay gawa ng isang kumakalaban sa Diyos. Kumbaga, ano to? Hindi lang kumbaga ito ay maihahaling tulad natin sa modern na kumakalaban sa Diyos kung saan practical atheist, no? Na namumuhay sila ng mas angat pa sa knowledge ng Diyos or as if na walang Diyos. Kaya sinabi dito ni James na draw near to God. Lumapit sa Diyos, no? Lumapit kayo sa Diyos. Ito ay itong term na to is hindi dahil kaya nating lumapit sa Diyos or anuman, kundi isa tong response ng isang tunay na mananampalataya. Response to ng isang ligtas. Kung saan he will draw near to God kasi itong taong ligtas na to, itong tunay na Kristiyano na to, kita niya sa kanyang sarili o meron siyang takot sa kanyang sarili na kung saan malayo siya, kung malalayo siya sa Diyos. Okay? Kumbaga, pagpapasakop sa Diyos, napaka-importante nito. Pasakop sa grasya niya. Yan yung mga reason bakit why we need to draw near to God. Kumbaga, umilalim tayo sa awa ng Diyos. Gayon, upang kung paano din natin makita ang ating mga kapatid, no? Is same. Graciously and mercy. May awa. Na instead na ano, mag-react tayo ng makasaraling emotion or hindi nakaka-edify na emotion. Kaya napaka-importante na alam natin kung bakit natin kailangan magpa-ilalim sa grasya ng Diyos, sa awa ng Diyos. Upang maibaba ng ating sarili at ang Diyos ang maangat. And ang linaw dito na ang Diyos, ang trabaho ng Diyos is yung iangat tayo in His way. Hindi in pride, hindi dahil mukha ka magaling, but in His way, in His grace, in His mercy. Kaya sabi sa verse 9, ano ang pagtawag sa atin dito ni James? Be wretched, be mourn, and weep. Magkaroon tayo ng brokenness over our sins. At ito yung nag-sums up sa verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Humble yourself before the Lord to make oneself low. When we say humble before the Lord, we are conscious sa presensya ng isang infinite, isang banal na Diyos. Yun yung meaning ng we humble before the Lord. We are conscious
of His majesty. We are conscious of His holiness. At ito ang nililimot natin, mga kapatid. Kaya may pagsasakitan na nangyayari sa katawan ni Kristo. We became judge sa sarili natin and we became unbiblical sa ating pamumuhay. At nagtapos yung chapter 4 na pumapatungkol sa pagmamalaki ng tao na kung saan, yun nga, kanina, no, sinabi na natin, no, isa sa katangian natin bilang mga makasalanan ay mamuhay ng mukhang walang Diyos o magplano ng mga bagay sa ating buhay na hindi isinusuko sa Diyos. Hindi dito kino-condemn ni James yung pagpaplano sa business. Hindi yun. Kasi alam natin, when we plan our business or sa mga may business, talagang meron kang may goal and visions ka. Pero hindi yun yung kino-condemn ni James. Ang pinatutungkalan niya dito ay yung pagpaplano natin na tila wala bang Diyos. No? Sabi pa nga ni James dito, yung buhay natin parang hangin. Parang water vapor. Parang usok. Ganun ang ating buhay. Saglit lang, mawawala na yan. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya dapat ganito yung action natin. No, kung ano yung loobin ng Panginoon, yun yung buhay natin. Yun yung susundin natin. Yes, we plan. Pero ang approach natin, if this action, paboran ng Diyos, ito yung gagawin ko. Hindi yung parang we act na, bukas ito gagawin ko. Wala man lang, walang consent ang salita ng Diyos. And verse 17, dito nagtapos, sabi dito, ang nakakaalam ng mabuti, Tagalog, no? Binasa ko sa Tagalog. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. It is a direct sin. So, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga, alam niyo yun, we have struggle na to be, yung double-minded tayo, we must repent on that, no? Mag-repent tayo dun. Kundi mag-stick tayo sa kung ano yung tama, kung ano yung righteous sa harap ng Diyos. Sige po, tayo po ay umawit muli para sa ating ikalawang hymn. Katahin po natin ang O Lord, My Rock and My Redeemer. Page 2 po, para sa hindi po kabisado yung song matter. Sige po, tayo po yung mawit. Let's sing. Oh Lord, my God and my Redeemer, greatest treasure of my longing soul. Against his faithful love.
Para po sa ating offering, hayaan niyo po akong basahin ang Genesis chapter 4 verses 3 to 5. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering, he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. Alam natin yung story na to, no? Nung Cain and Abel, yung offering nila. Pero hindi ko po ito gagamitin para sabihin magpagandahan po tayo ng pabonggaan offering natin sa ating Diyos, no? Sa totoo lang, itong magkapatid na to, they give their best to God. No. Marami nag-iisip na si Cain nag-fall kasi hindi siya nagbigay ng lamb or ng flesh or ng blood offering. Pero ang di natin nakita dito is merong bagay na kung saan hindi nagustuhan ng Diyos. No. Lagi nating tatandaan, merong dalawang motive when it comes to worship or offering. We have our inner motives, right inner motives and right na outward na motives. Maaring si Cain nagpakita ng outward motives, pero hindi nagustuhan ng Diyos yung inner motives ni Cain. And dapat it is both, no? And to conclude that, ang Diyos natin, He is worthy of very best na offering or pagsamba sa Kanya. So, kailangan we strive para mabigyan natin siya ng best, no? Kapag tinreat natin si God na afterthought or alam niyo yan, mamaya na yan or hindi natin siya inuuna, nagfo-fall tayo sa pagsamba natin or pagbibigay ng ating offering sa Kanya. Kaya we must continually search our hearts, our motives, hindi lang panglabas, kundi yung natin, it must be both, parehas. No? And let's ask the Lord na kung saan bigyan niya tayo ng willingness to worship Him, to give an offering as ano, full and syempre and repent of kung saan tayo nagkulang. Kaya kung matatandaan natin yung
2 Corinthians na verses para sa offering. And we must be mindful and a cheerful giver. Kaya, ayun. Mindful, being prepared. Handa tayo, no? And cheerful, no? Bukal sa ating puso, mga kapatid. Okay. So, ayun po. Para po sa ating ano, offering, sa pag-support na ating simbahan, no? Bago natin ibigay, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming pong salamat muli sa hapon na to. Kami po ay patuloy niyo pong palaguin sa aspeto na to, Panginoon. Maintindihan namin. Panginoon, bigyan mo kami ng willingness. Turuan mo kami maging paghanda, pahalagahan, Panginoon, pagsamba sa iyo, pagbigay ng offering sa iyo. Ganun din po ang mga gawa ng aming kamay, aming mga trabaho, Panginoon. Patuloy mo po kaming pagpalain, patuloy mo po kaming maging fruitful. At sa gayon, Panginoon, mas lalo pa kami maging mapagbigay sa simbahan na to at sa aming mga kapatirang nangangailangan. Muli, Panginoon, lahat ng ito ay para sa pangalan mo. Po ang naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maraari na po tayong magbigay. And ang susunod po dito ay ang ating sermon and congregational prayer. So, inaanyayan ko po ang ating pastor, si Pastor Angel. Hindi ko sure pa. May nadiin na ako. Ito lang napansin. Go. Napuro ko lahat. Napura po ni Dennis yung preaching ko ngayon. Yeah, mukhang ano naman. Hindi pa naman heretic. Wala pa naman na bago. Sige po, good afternoon sa ating lahat. Happy Lord's Day. Napakaganda ng araw ngayon dahil, syempre, Lord's Day, bukod doon, napakasaya na tayo ay nagtitipon-tipon sa pangalan ng Diyos. At higit sa lahat, napakasaya na 2 weeks na lang tapos na yung series. Ang haba ng series natin, no? It's a 6-part series pero may mga A and B yung ating mga mensahe. Kaya nakaka-excite kasi habang tumatagal, mas naintindihan natin what it means to have a doctrine in action. Meaning, hindi lang doktrina, kundi yung pamumuhay. Paano natin i-apply into our lives, yung doktrina na natutunan natin, at kung ano ang benepisyo sa atin ito. Ngayong hapong ito, bago tayo tumako sa ating congregational prayer, nais ko munang bigyan tayo ng isang eye-opener sa ipapanalangin natin ngayon. Tayo ngayon ay humaharap sa ilang months na lang, covenanting na, no? January 2023. 5 months na lang, no? So in five months time, God willing, makovenant tayo. At sa panahon na makovenant tayo, babalikan natin lahat ng mga inaral natin for the past years, months, days. Babalikan natin yan. At ako naniniwala ako sa soberanya ng Panginoon. Na lahat ng naituro sa pulpitong ito, ako man o kung sino man ang kinasihan ng Diyos na magturo simula sa kay Brother JD, kay Brother, sino pa isa? Brother Dennis at si Brother Art sa Shepherd Staff. At bukod doon sa mga teachers ng simbahan na ito, sa mga kalalakihan. At lalo na, sobrang excited ako sa mga practice preachers natin na lahat din ng kalalakihan yun. nakaka-excite kagabi kasi very eye-opening din sa aming mga lalaki, sa mga kalalakihan ng church na ito, na makita namin yung kabigatan ng paghahayag ng salita ng Diyos sa pulpito, kung ano yung pinagdaraanan namin sa preparation. Somehow, masasabi ko na may glimpse ang mga kalalakihan
At maging ang mga misis ng mga kalalakihan, kung ano ang pakiramdam, maging ano, pastor's wife, kahit pa paano, no? Kapag nagpe-prepare yung mga, ano nyo, mga asawa nyo, ng, tawag dito, ng mensahe. So, ang impact nito ng paghahanda o paghahayag sa pulpito ng iba't ibang mga tagapagturo ay immense or napakaano nito, napakalawak, napakabigat ng epekto nito, at naniniwala ako na ang epekto na ito will transcend yung ating mga tawag dito pinagdaraanan, yung ating mga kakayahan, ang ating mga hindi kakayahan, ano yung hindi kakayahan, inabilities, mga bagay na yun. Sapagkat every time na naniniwala ako at ako'y nananampalataya na every time na ang salita ng Diyos ay mahahayag sa pulpitong ito, ay nagsasalita ang Diyos. Amen. Pwede mag-amen, ha? Hindi tayo charismatic, pero pwede mag-amen. Walang masama doon. Okay. Nagsasalita ang Diyos, naghahayag siya, at malugod kong nasasaksihan, nakikita na ang mga kalalakihan sa iglesia, sa outreach na ito, ay nandoon yung kagalakan, maghayag din ang salita ng Diyos. Nakita natin, mula sa practice preaching, tuwing weekends, nasasaksihan natin yung labor. Ayan. Lagi natin nababanggit lately. Salamat sa labor. At sa mga kababaihan naman, nasaksihan nyo ang pagtuturo ng mga kalalakihan sa inyo namang women's gathering online, no? Napakinggan ninyo mga preaching. At alam ko na yun ay ginamit ng Diyos sa paghuhubog sa atin, sapagkat salita ng Diyos yun. Ang salita ng Diyos ay buhay at magkabilay-talim. Mas matalas pa sa kahit anong tabak na magkabilay-talim. At yun ay kakaroon ng malalim at profound effect sa bawat mananampalataya. Kaya sobrang excited ako kasi ang plano natin sa mga practice preachers sa mga susunod na buwan ay sila isasalang dito. Hindi na yun practice, actual na. No, hindi na lang kami ni Brother Dennis, Brother Art ang makikita nyo nagpipreach, kundi iikot din po ano sa mga kalalakihan. Tandaan natin, ha, iba po yung pastor sa teacher at preacher. So binibigyan natin ang pagkakataon na makapaghayag din, na makapagbahagi ng kanilang mga preachings ang mga kalalakihan. This is important because we are undergoing covenanting process. At kasama po dyan ay masilip natin, o makita natin who are the able men in teaching, in preaching, makita natin, mas scrutinize din natin yung mga buhay nila, sapagkat darating tayo sa proseso rin ng pag-select ng ating i-ordain na pastor at eventually elders, deacons. At as early as now, the Lord has been gracious to us na maranasan natin ito, na mahasa tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang warning ko sa mga kalalakihan, hindi man kayo pastor, hindi man kayo tumatayo na may posisyon or office, kayo naman ay pastor ng inyong mga tahanan. Kaya ganun din yung requirement o yung standard na nilaid down ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, eh yun din yung ating gustong i-meet. Hindi porque hindi kayo pastor, pwede na kayong husband of two wives, pwede nang maging drunkard o reproachable. No. Ang panalangin natin that as we grow in faith, as we grow in practice in our life as men and women of God, ay ma-meet natin yung standard ng Panginoon, sapagkat yung standard na yun ay hindi lamang sa mga elders, deacons, or pastors. Yun ay standard ng mga Kristiyano. Hindi lesser, hindi porket wala kang opisina, eh, pwede ka nang mamuhay ng parang kambing o parang hindi mananampalataya. So it is a high order, it's a high calling for all of us to be Christ-like. Kaya sa ipapanalangin po natin ngayon, wala tayong ibang papanalangin. But we will pray for this pulpit. We'll pray that the message of God will continue to be preached, will continue to be declared
in this church, in this outreach, in this pulpit, na maihayag siya ng may kalayaan, maihayag siya ng may buong dunong, buong galing, buong pagpipitagan, pinagpaguran, buong labor, no? magamit talaga natin ang mga God-given abilities natin at resources na maihayag ang salita ng Diyos sa pulpitong ito, sapagkat at the end of the day, kung hindi maihahayag ang salita ng Diyos ng malinis, ng puro, ng malinaw at ng buong laya sa pulpitong ito, walang pakinabang sa iglesia ang pagtayo natin dito. So ipanalangin po natin that the Lord will continue to raise men who will stand for the truth, speak the truth, fight for the truth, and spread the truth. Let's all bow down in prayer. Aming Amang nasa langit, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo. Kung papaanong naiintindihan namin kung bakit ang mga pulpito, Panginoon, ay mas malaki sa tagapagsalita, Panginoon. Kung bakit nung araw halos sakop ng buong stage yung pulpito, sapagkat ang salita mo ay mas malaki, mas malawak, mas makapangyarihan kaysa sa tagapagsalita, Panginoon. And we must treat it with reverence, with fear, with honor, and also with joy and love. Kaya dalangin po namin sa outreach na ito, habang kami ay sumasa ilalim sa covenanting process, hindi lang namin ma-enjoy yung mga pagtuturo mo sa amin, pagbabago mo ng aming mga buhay, paglilinis mo ng aming mga buhay through the sanctification process, that we may be made holy. Pero Lord, ma-enjoy din namin, Panginoon, yung salita mo na namumutawi sa bawat taong tumatayo dito. Sapagkat, Panginoon, ito ay buhay. Ito ay pag-asa. Ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nagbibigay sa amin ng karunungan. Nagtuturo sa amin kung anong dapat namin gawin. Nagtatama sa aming mga pagkakamali. Nagpapababa ng aming mga puso at sumasakop sa aming buong buhay, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa mga kalalakihan, sa outreach na ito, Panginoon, hindi pa man kami nako-covenant, dalangin namin, Panginoon, patatagin nyo kami, mga kalalakihan, Panginoon. Kami na inatasan mo na maghayag ng iyong salita simula sa aming mga pamilya, sa mga family worship namin, Panginoon, sa pagtuturo namin sa mga asawa at anak namin, Panginoon, dalangin namin na kami po ay kasihan ninyo, na magkaroon kami, Panginoon, ng diligence sa pag-aaral, kasipagan dito, Panginoon, na makita namin na kung hindi kami kikilos sa pag-aaral, kung hindi namin ito pagtutuunan ng pansin, ang magsasuffer, Lord, yung pamilya namin, yung sunod naming henerasyon, tigit sa lahat, ang iglesia. Kaya dalangin po namin that we'll take this responsibility. Tayuan namin ito, Panginoon, nakakitaan kami ng katapangan na ipaglaban ng ebanghelyo, na tayuan ang katotohanan, na kahit anuman ang kasinungalingan ng mundong ito, ng kaaway, ay ito'y sawatain namin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na mangliit kami, magpakumbaba kami sa iyo, makita namin kung gano'ng kamakapangyarihan bilang Panginoon, bilang Diyos, at soberanya, Panginoon, sa aming buhay, sa pulpitong ito, sa aming pamilya, at sa iglesia, Panginoon. Kaya patuloy kaming magpapasakop, patuloy kaming magbibigay ng pagpipitagan sa iyong salita, at higit sa lahat, patuloy kaming magsisipag, Panginoon, sa pag-aaral nito, Panginoon. Dalangin namin na sa aming mga panghihina, sa paglaban namin sa kasalanan, ang salita mo rin ang aming maging kalakasan. Ang salita mo na nagbibigay sa amin, nagpapalakas ng aming pananampalataya, na sinabi mo sa iyong salita, na ang iyong salita ay sa pakikinig namin at pakikinig ay nagpapalago sa aming pananampalataya. At sa iyong sa pananampalataya ang ibinigay mo sa amin na pinalalago ng iyong salita, ito yung paraan namin upang harangan ng mga palaso ng kaaway. The shield of faith,
that will extinguish the arrows of the enemy. Dalangin namin, Panginoon, na kaming mga kalalakihan ay mapagsilbihan namin ang iyong iglesia sa pamagitan ng pagprotekta dito sa patuloy naming pagpapalakas sa aming pananampalataya by hearing and hearing the word of God. Ito po nawa ay magampanan namin. Dalangin namin, Lord, na sa bawat panahon na kami ay tatayo dito, magkakaroon kami ng oportunidad, maglingkod, maghayag, patuloy naming makita ang iyong kamay na yun lamang ang dahilan, ang kamay mo ng biyaya at habag, yun lamang ang dahilan kung bakit kami nakatatayo. Salamat o Diyos. Patuloy mo kaming samahan, maging sa pakikinig namin ng iyong salita ngayong hapong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay nasa sixth part pa rin ng ating series of in our study of Ephesians, Doctrine in Action. At itong serye na to ay sobrang napaka para sa akin, yung pakinabang nito sa atin ay immense. Nagsimula sa kung anong natutunan natin sa kalahati ng Efeso from chapter 1 to 3 patungkol sa mga doktrina, anong tinatayuan nating pananampalataya hanggang 4 to 6 kung paano naman natin to may apply sa ating buhay, paano natin siya gagawin, gaganapin. Sa pagkakataong ito, nawa, ang panalangin ko sa mga narinig natin simula kay Brother JD, Brother Dennis, Brother Art, at sa hanggang sa pagtawid sa akin, ay nakikita na natin sa aktual nating pamumuhay yung mga natutunan natin. At hindi man natin inaaring ganap na ang ating mga pamumuhay, hindi man natin sinasabi na dapat, kabisado na natin to, nagagawa na natin ng lubusan, pero ang trajectory ng iglesia nito ay papunta, patungo doon sa nakikita natin na ang doktrina ay hindi nananatili sa ulo, kundi ito ay naidadala natin sa pagkilos. Nagaganap natin ito. Hindi man natin lahat nagagawa sa isang bagsakan, but we have a lifetime to practice what we've learned. Kanina, ilang beses ko narinig sa review yung practice what we preach. No? At naniniwala ako na ganun ang trajectory ng bawat Kristiyano. We cannot help but practice what we've learned. Sapagkat ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng ating dunong. Ito'y galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagre-reveal ng katotohanan, nagtuturo kung sino si Kristo at nagtuturo sa atin paano ipamuhay ang ating mga natutunan patungkol kay Kristo at sa kanyang salita. Kaya ngayong hapong ito, nandito na tayo sa part 6b, The Unchained Power of the Gospel. Kanina sa review, na sobrang tuwa ko, no? Si Sister Mia yata nagsabi nun. Nakita niya na yung connection. Bakit nga ba The Unchained Power of the Gospel yung conclusive title natin sa part 6, sa chapter 6? Nasaan dun yung chain? Ay, nasaan dun yung unchained power of the gospel? Na-connect niya kanina na kaya ito nakarating sa atin at hindi lang naman kay Mia ko narinig, no? Para kay Brother Richard at sa iba pa. Na kaya tayo nakakarinig ng ebanghelyo dahil ito'y malakas, ito ay malaya, ito ay hindi natatanikalaan, kaya nakarating sa atin. At ito'y makapangyarihan. At ang kapangyarihan ng ebanghelyo ang nagpapalaya sa atin, nagliligtas sa atin. Ito yung nagligtas sa atin mula sa ating kasalanan, kung paano balikan natin, saan pa tayo galing. Di ba dati, ibang tanikala ang gumagapo sa atin? Tanikala ng kasalanan. Tanikala ng kasinungalingan, ng mga maling doktrina, tanikala ng ating mga paboritong kasalanan at lahat na ng ating mga niyayakap na karumihan at kasalanan. And look how far we've come. Hindi man tayo perfect, pero malayong malayo na tayo sa pinanggalingan natin dati sapagkat ang Panginoon ang nagdadala sa atin at nagpapanatili sa atin. Siya ang may kapangyarihan sa pamamagitan ng ebanghelyo niya na nagpapalaya sa atin kung bakit natin to natututunan at napag-aaralan at isa sa buhay. At ngayong hapong ito, natutuwa ako kasi natapos na tayo patungkol sa isa't isa. Sa iglesia, tapos na. Submit to one another. Tapos na rin tayo mag-aaral patungkol sa husband and wife.
Husbands, love your wives as Christ loves the church. And wives, submit your husbands as to the Lord. And last week, pinag-aralan naman natin yung mga magulang at mga anak. Kung papaano tayo lahat ay mga anak, ay magpasakop sa ating mga earthly parents, believers man sila o hindi, kailangan natin magpasakop. Kailangan nating mag-repent sa ating mga pagre-rebelde. Kailangan natin makita ang value, yung kagandahan na meron kang magulang. Sabi nga kanina ni Brother Edsel, ang hirap nung namatayan siya ng ama. Kanina, nandun pa, kanina umaga, no, nagkikwentuhan tayo, nakwento niya sa amin yung buhay niya dati, napakaikli nung kinikwento niya, pero nakikita ako doon, salamat sa Diyos, na ako'y lumaki na may magulang. At marami sa atin, hindi natin na-appreciate yung ganun eh, na at least meron tayong figure of authority, of provider, teacher, father, hindi man ganun, hindi man perfect, no? Pero nakita natin, at least meron, no? And nakita natin last week kung papaano naman ang dapat pagpapasakop ng anak sa atin bilang mga magulang. Ngayon ay sinasalamin ang ating pagpapasakop sa Panginoong Diyos. Mahirap sabihin na tayo nagpapasakop sa Diyos na hindi naman tayo nagpapasakop sa magulang natin. Kung paano natin tinuturuan ang ating mga anak, ay ganun din ang ating pagpapasakop sa Diyos. Amen. Kaya anong dapat unang matutunan? Magpasakop muna sa Diyos para maituro din natin ang pagpapasakop sa ating mga anak. And another thing, tinuro rin sa atin last week na huwag nating exasperate ang ating mga anak. Huwag natin sila i-frustrate. Rather, teach them. Discipline them. Admonish them. Sabi sa isang kanta ng 90s, ang batang lumaki sa sinturon ay di nalalaki. Yun yung kanta na sumigat nun eh. Pero hindi totoo yun. Ang batang hindi lumaki sa sinturon ay hindi lalaki na makadiyos. Hindi siya lalaki na may disiplina. Because discipline, yung disiplina ang nagdalagay sa atin sa ating dapat kalagyan. Tinatanggal nito ang ating pagrebelde, ang ating pagmamalaki, ang ating pagiging matigas ang ulo. At masasabi ko na salamat sa Diyos at napalo ako ng tatay ko at ng nanay ko. Dahil kung hindi, baka napariwara ako. Not to the point to exasperate them, not to the point to abuse them physically or emotionally or mentally, but to make sure na yung kailangan nilang daanan, sabi po sa salita ng Diyos, train up a child the way they should go, and when they're old, they will not depart from it. Kailangan maturuan habang bata. Kasi nga, sabi, kung hindi natin sila tuturuan, ang mundo ang magtuturo sa ating mga anak. At nakakatakot. Isipin nyo si Seven, no? Hindi ko kailangan turuan maging sutil yan. Hindi ko siya kailangan turuan maging matigas ang ulo dahil sa depravity ng tao, nandun na yon. Kaya kailangan ituro ang salita ng Diyos para sila'y lumaki na may takot sa ating Panginoong Diyos. Ngayong hapong ito, ito na. Nandito na tayo sa part 6b, The Unchained Power of the Gospel. Anong kinalaman nito sa ating buhay? Basahin po natin sa Ephesians chapter 6, verses 5 to 9. Bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or is free. Masters, do the same of them to them, and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bilang isang alipin, napakahirap mamuhay ng masasabi nating lubusang malaya.
Kaya nga naniniwala tayo that freedom is not absolute. It doesn't mean autonomy. At sa ating pag-aaral o mga pinag-aaralan na sa salita ng Diyos, wala pong lubusang malaya. Ibig sabihin, wala pong neutral ground. We cannot be autonomous or master of our own faith. Dalawa lang po ang forces na naglalaban sa mundong ito. Unang-una, ang force of evil o ang kamunduhan o ang kasalanan o si Satanas, the master of this world, or and the other hand is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. At itong dalawang grupo na to, dalawang kampo na ito ay may mga kampon. Mabasa natin sa 1 John, binanggit doon, yung children of the devil are those who don't love their brothers and sisters at hindi sila makikitaan ng trajectory patungo sa pag-ibig sa Diyos. Malabong malabo, sila ay sa kadiliman. Makikita na natin sa Romans chapter 8 na ang mga nasa kadiliman o nasa laman ay hostile against God. Wala tayong pag-asa na malabanan o mapagtagumpayan ng laman o ang mundo. Sapagkat ang ating pagkatao, apart from Christ, we are slaves to sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. Wala tayong kawala sa kasalanan. So anong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ang totoong at tunay na tagapagpalaya. He freed us from sin and death, from darkness to light. Para saan? Ang sabi ng salita ng Diyos, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Pili. Peculiar. Para saan? Para ideklara natin yung praises ng Panginoong Diyos who has called you out of darkness into His marvelous light. So doon muna ma-establish natin na meron tayong Panginoon. Ang Panginoon natin bilang isang mananampalataya ay si Kristo Jesus, ang Panginoon ng Panginoon at Diyos ng mga Diyos. At bilang Panginoon ng Panginoon at Diyos ng mga Diyos, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na si Kristo ay Panginoon. That Jesus is Lord. Even Satan, he knows it. Alam niya na si Kristo ang Panginoon. And as the Bible says, kung makita natin, the dominion of God, of Christ, also encompasses the devil and his cohorts. Satan is God's devil. Naintindihan ba natin? Satan is God's devil. Ano ibig sabihin nun? Nangangamuhan din si Satanas sa Panginoong Diyos. Siya ang si Kristo Jesus ang Panginoon ni Satanas. Na walang magagawa si Satanas kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Sapagkat siya'y talunan na. Kaya nga pinapaalam ni Satan kay Lord, Panginoon, pwede ko bang subukan si Job? Nagpaalam pa siya. Si Pedro. Sabi nung binibistay ni Satanas. At lahat yun ay pinahintulutan ng Panginoong Diyos. Sa madaling salita, kahit yung naghahari-harian ay under the dominion of Christ. Hindi autonomous si Satanas. At sabi ng salita ng Diyos, binanggit ko kanina, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na ang Panginoon ay si Kristo Jesus. Ano pong implikasyon nito sa atin bago natin pag-usapan yung ating text? Ang implikasyon po nun na kung si Satanas ay sumusunod kay Lord, ano pa kaya tayo? Na yung father of lies ay nauutusan ng Panginoong Diyos na gawin mo ito, huwag mong gawin ito, nasasaway siya, napapalayas siya, natatawag siya, nakokomand ng Panginoon. Ano pa kaya tayo na tinubos, niligtas, at pinababanal ni Kristo Jesus? Na kinamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nilinis ng kanyang dugo, at tinawag bilang mga anak niya patungo ng kabanalan. Nakikita ba natin yung picture?
bago natin pag-usapan yung issue ng earthly masters and earthly slaves, tignan muna natin yung kabuuan ng picture. Meron tayong Panginoong Diyos, kay Kristo Jesus na tayo nagpapasakop, at meron ding kampon ng kaaway, si Satanas. Both are active. Pero makita natin yung dominion is in Christ. Kahapon, sa mga kalalakihan na nandirito, in-establish po ni Brother Chester, yung dominion, yung supremacy ni Christ. Ganda ng tinuro niya. Na si Kristo ay above all and preeminent to all sa lahat ng nilikha. Eh si Satanas ay nilikha. Siya ay nagpapasakop din sa Panginoong Hesukristo. So ano pong kinalaman nito sa ating buhay? Sa pag-aaralan natin ngayong hapong ito, ipaparallel natin to paano natin iintindihin sa mga pinakapaborito nating mga amo. Sa mga boss natin na kadalasan ay tingin natin nagpapahirap sa atin o nagbibigay sa atin ng hard time. O bilang tayo, mga amo o mga boss o mga Panginoon. Pwede natin gamitin yung word, pero little p, small p. Una-una, kailangan natin makita na binasa natin mula Ephesians chapter 6 verses 5 to 9, itong mga verses na binasa natin ay patungkol ito sa paglilingkod na merong sinserong puso na as if ginagawa natin ito sa Panginoon. Talks about our sincerity in service as if serving to God. Yung binasa natin, yung 5 to 9, yung kabuuan ng text natin yung hapong ito. In 5 to 7, na-establish in verses 5 to 7, specifically, in verse 7, sabi dito, rendering service with a good will as to the Lord and not to man. Lahat ng mabuting bagay na ginagawa natin sa ating pagtatrabaho sa mundong ito, an earthly vocation, whether you are blue-collared o white-collared, ano may mga collars? Sa akin, yellow eh. Yellow yung collar ko eh. Ano may mga blue-collar, white-collar, employee ka man, lahat ito ay may reward. Meron itong, ano may reward sa Tagalog? Gantimpala. Kung paano natin ito gagampanan at gagawin. Makita natin na ang gantimpalang ito ay hindi lamang sa lupang ito, but it transcends. Kala natin, promotion lang sa lupang ito, pagtaas ng sweldo, pag-promote sa position. No. Since Christ is our ultimate Lord, meron din tayong reward na makuha sa Kanya. And at the same time, hindi lang reward, pero meron ding reprimand. Meron din tayong nakukuhang pagdidisiplina mula sa Diyos. In the same manner, sa ating paglilingkod dito sa lupang ito, ang ating paglilingkod ay dapat pagtipitagan natin ang mga taong Panginoon natin as if to the Lord. Ang Panginoong Jesus ang ating pinaglilingkuran. Ang flip side naman nun, master should not threaten, sinabi sa salita ng, sa binasa nating verse. Do not threaten. Huwag nilang, ano ba yung threat sa Tagalog? Bantaan, no? O ilagay sa alanganin ang kanilang mga empleyado. Bakit? Bakit meron nangangamuhan din ng mga amo dito sa lupang ito. Huwag nilang abusuhin ang kanilang mga empleyado sapagkat ultimately, Christ is the Lord of Lords who does not show impartiality. Basahin natin sa Ephesians chapter 6, verse 9. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that He who is both their master and yours in heaven and that there is no partiality with Him. So ano yung practical learnings na makita natin dito? Meron po tayong makita sa ating mga binasa na mga dapat at hindi dapat gawin. What to do and what not to do. Parang sa mga nakaraang preach ko, may mga what to do and what not to do. Pero ito, hindi to exclusive sa mga may trabaho lang. O yung mga job hunters. Mga naghahanap ng trabaho. Bago pa tayo sumalang sa corporate world, bilang maging corporate slaves. Diba? Meron na tayo matututunan. Natawa si RJ.
Di ba, boss ka na? Ikaw yung Panginoon. Ano yung matututunan natin dito sapagkat hindi lang ito patungkol sa pagtatrabaho sa corporate world, pero may matututunan din tayo dito sa pagpapasakop natin sa Panginoong Diyos ultimately. Sa hapong ito, nais kong maituro sa inyo that a believing master and servant, ang isang a believing master and servant must view their service, submission, leadership, and treatment to each other as being done to the Lord. Whenever we fail to do so, we fail to live as recipients of the gospel blessing that Christ bestowed on us. Ulitin ko po. A believing master and servant must view their service, submission, leadership, and treatment to each other as being done to the Lord. Whenever we fail to do so, we fail to live as recipients of the gospel blessing that Christ bestowed on us. Sa Tagalog, kala nyo ah, may Tagalog to kasi mahaba. Para maintindihan natin, ang isang Panginoon at alipin na mananampalataya ay dapat makita ang kanilang paglilingkod, pagpapasakop, pangunguna at pakikitungo sa isa't isa ay ginagawa para sa Panginoon. Sa tuwing hindi natin ito nagagampanan, tayo ay nabibigo sa pamumuhay bilang isang tumanggap ng pagpapala ng Ebanghelyo na binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? In our work or in our job, there are times or most of the time nakakalimot tayo kung sino talagang Panginoon natin. Kung sino ba ang naglagay sa atin sa mga posisyon na kinalalagyan natin. Kung sino ba talaga ang soberanya. Kaya itong hapong ito, nais kong ituro that obedience and submission is natural to a Christian as breathing. Ang pagpapasakop at pagsunod ay natural sa isang mananampalataya na para siyang humihinga lamang. Ano pong sabihin nito? Kung paano sinabi ni Juan, so 1 John 1:9, beloved, let us love 1 John 4:7-8, beloved, let us love one another, for love is of God, and anyone that loveth knows God and of God. He that loveth not doesn't know God, for God is love. John is stating facts. Sinasabi niya ang katotohanan. Hindi yun isang bagay para ma-achieve natin na kailangan kong pagmahal para maging anak ako ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi ni Juan, nagmamahal ka kasi anak ka ng Diyos. Kung paano, hindi ka magpapakabait para maligtas, gumagawa ka ng mabuti at kabaitan dahil ligtas ka. Ganon din pala sa obedience. Ganon din pala sa submission. Eh, pastor, ba't pinagpapasakop sa mga boss namin, di naman Christian? Bakit? Paano nangyari yun? Eh, ba't naman nagpapasakop yung mga katrabaho ko? Hindi nga sila Kristiyano. Ang sisipag, yung gagaling magtrabaho eh. Bakit? Because the issue here is not our earthly masters. The issue here is our Lord and Savior na nagpapasakop tayo sa Kanya. At napakahirap na makita sa atin na ang view lang natin ay corporate. Andun lang sa 6 to 8, ilang oras ba ang trabaho ngayon? 8 hours, no? Or overtime. Kung doon lang umiikot ang view natin sa pagpapasakop, hindi natin nakikita yung dapat makita ng isang mananampalataya. Kaya makita natin dito, obedience and submission is natural to a Christian as breathing. From rebellious, impenitent, and reprobate sinners, it's only by the grace of God that we can achieve submission and obedience. Mula sa isang impertinente, hindi nagsisisi, rebelding tao, isang totally depraved individual na kagaya ko at kagaya mo, biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo nakakapagpasakop, kung bakit tayo sumusunod. Since being subjected to earthly masters who are far from our perfect Lord and Savior, since it should give us a clear perspective of how we submit to our Lord, to our Holy, parang mali binasa ko. Ulitin ko po ha, naduduling ako. Since being subjected to earthly masters who are
far from our perfect Lord and Savior, it should give us a clear perspective of how we submit to our Holy Lord. Kung paano nakita natin ang mga sarili natin nagpapasakop sa mga hindi perpekto, makasalanan na mga amo natin sa lupang ito, eh makita rin natin yung isang malinaw na perspektibo kung paano tayo nagsasubmit sa isang banal, banal, banal na Panginoon. It's hard to believe that we are submissive and obedient to our imperfect master here on earth. If we can't submit to our perfect Lord and Master, who is Jesus Christ. Sabi ko po kanina, obedience and submission is natural to a Christian as breathing. Eh, ba't hindi natin ginagawa? Bakit tayo nagre-rebelde? Bakit may mga nasasabi tayong masasama sa mga amo natin? Bakit lagi tayo may reklamo? Bakit nangyayari yun? Kasi kung gaano kanatural sa atin ang paghinga, ganun din dumarating sa punto na nagkakasakit tayo. Bakit ang ibang tao may hika, mahina yung baga? Bakit yung ibang tao merong pulmonya, nagkakasakit? Kasi may bagay na hindi natural sa kanya, nakapasok. Ano yung hindi natural sa atin bilang Kristiyano? Sin. Our rebellion. Hindi na yon normal o natural sa isang pinabanal ng Diyos. Normal yon sa ating pagkatao bilang tao, pero bilang isang Kristiyano, nilalabanan ito ng buong sistema natin. Nakuha po natin. Nilalabanan ito ng pagiging Kristiyano natin. Kaya sa isang Kristiyano, hindi siya matatahimik, hindi siya, kumbaga, nandun yung conviction. Kung paano may plema ka sa lalamunan mo at sa baga mo, hindi mo mapigil maubo, hindi mo mapigil madahak at maidura yung mga plema o kung anumang foreign object na nasa iyo, hindi ka titigil o hindi titigil ang katawan mo hanggat hindi ito na-expel. Pero tandaan natin, hindi ito kaya ng katawan lang natin. Kaya mayroong gamot, may Robitussin. Yan. Ano yun? Expectorant. May gamot, may doktor, may mga natural at medical na paraan para maginhawa ang ating paghinga. At ngayong hapon nito, nais kong makita natin that all of us, all individuals na nandirito ngayon, we all have this sickness. May problema tayo, which is rebellion. Na patuloy itong nilalabanan ng ating sistema. Patuloy itong nilalabanan ng ating pagkatao bilang Kristiyano. Lagi itong lumalaban. Nag-aaway ito sa kaloob-looban natin. Kaya may pagkakataon, nakikita natin, wala namang ano, kumbaga wala namang masama sumunod sa boss, pero bakit naglalaban? Merong something in us nagre-rebelde. Meron tayo laging naiisip against our earthly masters. Bilang masters naman, dumarating naman sa punto yung isang napakalaking problema rin natin. Isa rin ang sakit natin bilang Kristiyano. The usurpation of authority. Nabigyan lang tayo ng posisyon, pakiramdam natin, tayo na yung Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Nakakalimot tayo na, teka muna, ako pala'y nabaya lang ng Diyos ng posisyon na ito upang ako ay maging steward, good steward, upang pamahalaanan ang kanyang binigay na responsibilidad sa akin. Kaya nga, meron ditong mga bagay na sinasabi ni Pablo na dapat gawin at hindi dapat gawin. Simulan natin sa mga dapat nating gawin. First and foremost, basahin po natin sa verse 5. Bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Meron po tayong makita mga words doon na pag-aaralan natin ngayon. Una, obey. Bond servants, mga alipin, obey. Anong klaseng obedience? Kasi meron namang sumusunod. Naranasan, sino yung mga ate kuya dito? Naranasan niyo siguro nag-utos kayo sa mga nakababatang kapatid? Tapos, dadabog? Pag pinaghugas mo, halos maubos yung mga plato, mga kubiertos dahil nababasag. Huwag na tayo lumayo. Tayo mismo
Pag nautusan tayo ng mga magulang natin, hindi ba? Dadabog tayo, nandun yung sakit na nagiging Batman ka, naging paniki ka, but ako, nandoon na ayaw mong sundin agad, yung manana habit. Bakit? Kasi nandoon yung pagsunod. Sumusunod naman kahit papaano. Nandun na yung issue ng rebellion, ng pagre-rebelde, pero nandun pa rin yung sumusunod. Pero meron ditong standard na iniwan ng Panginoon. Anong klaseng obedience ang binanggit? Ang sabi po sa binasa natin kanina, obey your earthly masters with fear and trembling. Doon muna tayo sa letter A. Fear and trembling. Doon muna tayo sa unang word. Fear. It's also equated to respect. Sa Oxford Dictionary, makita natin yung word na phobia. Ito'y nanggaling sa Greek word, no? Yung fear, phobos. Pero may dalawang implikasyon yun. In Oxford Dictionary, phobia is an extreme or irrational fear of a or aversion to something. Fear or aversion, yung takot ka. Ako, may takot ako sa ipis. So kapag ka may ipis, I have to do everything to avert it na hindi makalapit sa akin dahil takot ako sa ipis. Misis, inaamin ko na, may takot ako sa ipis. Dinidenay ko pa dati, pero talagang may takot ako sa ipis. Ano mang dahilan ng takot ko, sabi ko, nandidiri ako kung ano pa man, pero may takot ako sa ipis. I have a phobia sa ipis. At yung phobia na yon ay sabi, extreme or irrational fear. Sometimes, iniisip ko, irrational na yung takot ko sa ipis kasi pag tinignan ko yung sarili ko, mas malaki ako kesa sa ipis. Pero grabe, yung nasa mission kami sa Masbate, yung misis ko yung tagapatay ng ipis. Tawa ng tawa sa akin yung mga kapatiran doon kasi siya yung tagapatay. No? So, it's irrational, it's extreme, to the point na napaparalyze ako. But there are times na nananalo ko laban sa ipis. But that's not the kind of fear na pinag-uusapan dito. But phobos is more of like standing in awe. What does it mean to stand in awe? Respect. Paggalang. At sabi nga natin last week, nandun tayo sa pinag-uusapan natin ng respeto. Ang Kristiyano, may respeto siya, hindi dahil ka-respeto yung nirespeto niya. Okay? We respect because we are respectful. Dahil tinuruan tayo ng Diyos na respetuhin siya. At kung ito i-apply natin sa ating trabaho, we respect our earthly masters, sabi doon, obey with respect, with fear, in awe, pagpipitagan. Bakit? Lagay natin ang Panginoon Jesucristo sa picture. Kung tayo may takot at respeto sa Panginoong Diyos, gagawin natin, susundin natin yung ating mga amo dahil sa ganito. Kaya kapag meron tayong naisip na dahilan na hindi magpasakop o mag-obey with respect, balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. That our respect, ang pagpipit, parang nakakatakot yata yung mukha ko dito. Nakadisturb ba? Amiko, ay Rico, yung ano, flashlight. Okay, salamat sa labor. Nako, malulobat na ako. Salamat sa Ah, buksan na lang natin. Ganyan lang. Kahit hindi naman, ano. Bro, pwede pa, ano? Para, kahit hindi buksan yung pintana, ganyan lang. Para horror yung nangyari. Ganyan pa? Oo, oh, ganyan lang. Para lang lumiwanag. Pati sa pagkakas.
para hindi ako exert masyado ng mga sa inyo. Lalam ko na ko yun. Pablo, na gawin natin ito na pasunod. And the kind of obedience is the fear and respect as to the Lord. Eh, sa madaling salita, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Hindi natin ginagawa para sa ating sarili. Not just to look respectful, not just to look obedient, but because God deserves our all. Fear and trembling. Can you guys remember the lexicon? Pagka pinag-usapan po yung word na reverence or trembling, specifically, it's used to describe the anxiety of one who distrusts his ability completely to meet all requirements, but religiously does his utmost to fulfill his duty. Ang ibig sabihin nun, nanginginig. Bakit may kadahilanan ng panginginig? Pagsunod. Bakit yung manginginig? Dahil takot ka? Well, that's, obviously yung dahilan, ba't ka nanginginig? Pero, kaya ka nanginginig sa takot, ay nakita mo yung, sabi nito, yung anxiety. Pag-aalala mo, na hindi mo kayang gawin ng isang bagay. Na mamit mo yung mga requirements na hinihingin ng master mo, pero ginagawa mo pa rin ang lahat para ma-fulfill mo yung duty. Nakakarating ako dito, bilang pasok, and I pray na lahat ng lalaki ang marinig dito. Bakit? Sinasabi natin, salamat sa Lord. Alam mo, iintindihan natin yung ibig sabihin nyo, nagiging cliche na. Pero i-elevate natin ang understanding natin. Bakit salamat sa Lord? Alam natin, hindi natin kayang i-prepare yung salita ng Diyos at ng perfect at ng pinaka yung ba worship field, yung mga ating mga heroes of faith, papasin na mag-preach. Pero nakikita natin that we're trembling in handling the word of God. Pinagpapagalan natin ito, pinagpapagura natin ng lubos ng ating mga kaya. And how does this figure in our earthly masters? Po, gagawin natin ang trabaho with fear and trembling. Sabihin sa akot ng ating mga kaya, gagawin pa rin natin yung best natin. Kahit makita natin isang injustices sa workplace, hindi nasusunod yung mga napag-uusapan, hindi natin nakukuha yung mga beneficyo na pinangako ng mga sweldo minsan. Hindi nagagampanan yung obligasyon ng masters natin sa atin. Pero sabi,
with fear and trembling pa rin. May respeto at pagtatrabaho ng maigi, ng panginig. Gagawin mo pa rin yung trabaho mo. Bakit? Ang dahilan? Ang dahilan ulit. Because you're doing it as to the Lord. Hindi lamang fear and trembling, hindi lamang yon, kundi makita natin sabi po dito with a sincere heart as you would Christ. So what to do? Your masters or masters as bond servants, as with fear and fear, trembling, being in awe, with respect, and with all your best, with all your might. And next is with a sincere heart. Sincerity of heart. In Greek, it's called hapless. A sincere heart, anong sinasabi? Ng haplotes, gusto ko makita muna na ang kabaligtaran ng sincerity of heart, kung titignan natin sa Greek language, is flattering. Flattering. What does it mean to flatter? Pinobola. Okay? Flattering is sinful. Yung pinobola mo, yung isang tao, bakit? Mayroong ulterior motive. Madaling salita, you're doing something without sincerity. Finaflato mo lang yung tao. Hindi mo ginagawa yun because of haplotes. At ano yung haplotes? Yung sincerity sinasabi. Sincerity to be defined is simplicity and greatness. Ano yun? Sincerity yung simplicity. Ang sabihin ng simplicity in this context is maging totoo ka lang. Kung ano talaga yung sinasabi ng puso mo, ano yung laman, isip mo, yun ang sabihin mo. Sa madaling salita, walang bulahan. Sa madaling salita, truthfulness. Sincerity of the heart. Pero, sincerity na yun, eh, minsan kasi yung truth. Di ba? Masakit. Sabi, truth hurts. So, kaya kailangan hindi nawawala yung second element. Graciousness. You are simplicity, simple, or simplicity, simple, meaning, truthful ka, hindi ka ng bola, sa ibang terminology, sa ito, what you see is what you get. Pero hindi lang ito patungkol sa katotohanan, trabaho mo o yung wala kang ulterior motive, which is also about the way you do it with graciousness. Merong grasya ina-extend. Merong graciousness na ina-extend sa amo mo. Paano yun? Bakit? Kasi ask the Lord. Tandaan natin na ang mga amo natin ay hindi believers. Palagay lang natin sa part na hindi sila believers. Most of us, ang mga believers. What do you expect from them? May expect na sa isang pananampalataya. Wala na sila expect na maging gracious. Kaya tayo inutos ng Panginoong Diyos, tayo maging totoo, tayo rin na maging gracious sa katotohanan natin. Sa sincerity natin, maging gracious tayo. And let us not flatter them. Naranasan nyo na ba yung pinakapagpagod dito? Ano? About pag-ibala. Tapos yung beautician sa parlor, whether homosexual siya o babae, o lalaki, or matter, lahat na, i-okray na yung buhok mo. I-okray na lahat. Pero itong buhok mo, parang lalaki, parang ganyan. No? Sinasabi niyo, oo. Oh. Mas parang yung dignidad mo, walang-wala na kasi rinig na rin yung mga kasama mo sa parlor. And by the way, kaya ito nasasabi, kasi lumaki ako sa parlor. This is ang parents ko yun. Pero nakita ko yung difference sa isang sa hindi. Pag
karanasan ko sa rin. Kung narinig ko, baka niya pag ako sa may shelly ko, naranasan namin ni Amor sa tihan, pag-aaway ng isang ginugupitan at ng nanggugupit. Ginugupitan, apparently, alam siya sa hairstyling, kaya sinasabi niya na, oh, ganito ko yung ganito ko yan. So yung pride naman, nung babae na beautician, ay natatapakan. So sinasabi niya, pangit yung buhok mo, imagine yung gusto mangyari, kasi parang gano'n, oh, marunong ako, mas magaling ako sa'yo. So there is this clash. Pero mas nakita ko doon, may truth. Truthful yung sinasabi ng beautician. Parang hindi mo magagawa ng paraan kung customer niya. Nang lalo pa, sapagkat kahit yung babae, yung beautician, yung best niya, pangit pa rin yung kalalabasan, masisipan siya. There are times na dumarap niya sa punto na we are very sincere in our work, in our job, kaya talaga, everything is going south. Pabagsak talaga lahat. Hindi magagawa ng paraan, lalo na kung ang work natin ay rational. Consideration. And at the end of the day, ikaw ang magsisisi. Mangyayari yan. Kaya ang utos ng Panginoon, hindi lang may respect, may reverence, hindi lang may trembling, hindi lang buong puso, buong lakas, pero may sinceridad, biyaya, gracious. Maging gracious tayo sa mga bossing natin. Dahil wala tayong respect sa kanila. Depravity. Salamat kasi meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Meron tayong Diyos ng Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari, that ultimately we answer to Him. Kaya hindi nasasayang yung graciousness natin at yung sincerity natin. Kaya hindi nakikita ng mga boss natin yung kapal natin, yung trabaho natin, yung overtime natin. Hindi lahat ng boss ay napakabait. Na i-appreciate ng effort mo, kukompensate ka ng maayos, lahat gano'n. Pero ang isang Diyos natin, hindi pa nga tayo tarabaho ng biyaya. Hindi pa nga tayo umigilos, meron nang binigay sa ating regalo. Daig pa yung bonus every month pay. Daig pa yung mga benepisyo. Ano pa binigay sa ating Kristo Jesus? Buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ang sinasabi ni Pastor mo, trabaho nito, which in second grace says, do it as to the Lord. Siya yung tignan natin. Another thing, hindi naman ito okay. Dennis. Napit doon nga, nagkabalik. Okay. Kaya pala number 7 na ako. Anyway. Sunod po. In verse 6, try po natin sa topic. So verse 6. Not by the way of eye service, speak with pleasers, but bond servants of Christ, putting good love from the heart. Hindi lang siya, hindi lang reverent, hindi lang awe, hindi lang sincerity with graciousness, simplicity with graciousness, not flattery. Also should be from the heart. From the heart. Pag sinabi natin kung I remember yung pamangkin ko, yung pamangkin, babae, si Marco. Si Marco Sofia. Kapitin siya ng gatas ng dadan, ang Bidget. Pag sinasabi natin yung Bidget, love. Masarap yung gatas niya na yung with love. At one time, pinipitin pa ni Lola niya, ni mga kore, si Margo ng gatas, ni Margo. Masabi niya, kasi it's done with love. Sinabi niya sa Lola niya. Hindi pa napakaganda na yung
tinuro, no, pinakita at nakikita ng grand master yung sinasabi ng tao na ito yung pag-ibig na naiintindihan ng bata at si Marcos sa mga three or bata naiintindihan niya kaya ito hindi siya hindi ko man. Pero kapag sinabi mo sa kanya na isang bagay ay done with love, na mamotivate siya, na mamotivate siya ng isang bagay o pangandan niya sa isang bagay. So nakikita dito na sinasabi from the heart. From the heart. Pero ito hindi lang from the heart. Sabi sa verse 6, nung binasa natin, not by way of service as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. What does it mean? From the heart. In Greek, the word is okay. The breath of life. The vital force which animates the body is ito ay hindi lang sa tao, kung sa animals, pero din. But of men, sa tao, that in which there is life, living, be a living being, a living soul. Also, hindi lang sa breath, hindi lang sa soul, hindi lang sa breath, hindi lamang sa tungkol sa breathing, the seat of feelings, desires, spirituals, and aversions. The human soul is constituted that by the right use of aids offered to God, by God, it can attain the highest end to secure eternal blessedness. The soul regarded as the world being designed for everlasting life. Ayon, bukaluan natin, make the money, the desires, if we say that it should be done with heart or from the heart, it pertains to our soul. Ginagawa natin ito sa ating kaluluwa. At yung buong kaluluwa natin, nakikita dito yung ating consciousness. Hindi lang tayo gumagawa, kumikilos out of responsibility. O dahil ito yung inutos, gawin mo na lang, na autopilot na lang, dahil parang natin na kanila mindless. No, it requires the heart, yung puso. At pag pinag-usapan natin yung puso, gusto mong gamitin din yung word ng love. Yung pag-ibig. Because if we are doing it with all our heart, ginagawa natin to, minamahal natin yung ginagawa natin. Kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, bakit mo pa sa ginagawa? Hindi ba? At ang punto, nagagawa mo isang bagay na hindi mo na minamahal, ginagawa mo. Kaya nga nag-end up iba, nag-resign, naghanap ng ibang career. Pero most of the time, hindi problema yung trabaho. Ang problema yung soul, yung puro natin. Bakit? Ito mga ginagawa natin ng mga trabaho natin, at first, bakit mo namin ginagawa? Pero bakit lumalamig? Bakit lumalamig tayo sa punto na ayaw natin magtrabaho, ayaw natin magpasabot, ayaw natin mag-obey? Kasi nawawala na yung pag-ibig sa ginagawa natin. If we will do this with all our hearts, sinasabi, sincerity of the heart, at hindi na sincerity of the heart, but from the heart, I want us to understand this, na kung gagawin natin ito ng buong puso, gawin natin ito para sa Diyos, dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin yung Panginoon na nagtitira sa atin. Bakit? Kapag minahal natin yung trabaho natin, minahal natin yung boss natin, pag minamahal natin yung mga external factors, darating ang panahon, darating ang panahon, na yung trabaho mo ay kakapagod mo sobra. Dating naman ako na hindi ka na-compensate well. Hindi na. Kaya pa tayo nagpapatuloy ng
paglingkuran natin ng buong puso. Again, sabi ni Pablo, in view of Christ. Dahil mahal natin si Pablo, kaya natin ito, ginagawa. And I'm not for Christ, confess us. Pag naman natin tayo, ano napapakilo sa atin? Ano napapagalaw sa atin? And lastly, hindi lang tayo dapat may respeto, may takot, may sinceridad, or in simplicity, in graciousness. Hindi lang ito dapat may umras na puso, hindi lang ito dapat may pag-ibig, at kung kaluluwa. And lastly, we should do this in good will. In good will. Tandaan mo natin sinasabi sa verse 7. Rendering service with good will as to the Lord and not to man. Pag gagawin mo natin ito, dapat with good will. What does it mean to have good will in obeying earthly masters? In Greek, it's called eunoia. Eunoia. The office of pronunciation. Pero yung sabihin lang noon ay with kindness. Kindness. Pero meron pa isang description yung eunoia na hindi natin matatanggal sa goodwill. It's not just kindness, but with enthusiasm. Enthusiasm. Ano ba yung sabihin ng enthusiasm? Pag pinag-usapan natin yung pag-iisa, no, may tanta na lumanan, sinasabi, I am alive, alert, awake, enthusiastic. Nakakatalaman natin yan. Ayoko, magkakalan nyo rin natin. Pero kaya natin, may mga action mo yan. I am alive, alert, awake, enthusiastic. Enthusiastic, enthusiasm means eagerness, passion, fervor, fire. Meron kang mana. Meron kang kasipagan, eagerness na gawin sa trabaho. So, ito ay pagkakita lamang ng kindness. Pero ginagawa mo ito with passion. Passionate kind. Bakit ka naging mabuti sa boss mo, sa mga amo mo, ba't mo ginagawa nito na pugaling ang trabaho mo? Kahit hindi sila mabuti, kahit hindi ka glad. At pinagmamalapitan ka nila, ang sinasabi ni Pablo, be kind. Be kind passionately, eagerly. Ano yung gusto natin yung ginagawa natin na mabuti? Bakit? Meron ako ito ng prinsipyo. Di ba yung ikaw yung gumawa ng mabuti sa kanila, kaysa sila yung gumawa ng masakasyo? Ano ba yung sabihin na ito? Because as Christian, sabi natin kanina, tumbal sa ating magmahal dapat, tumbal sa atin na mag-obey, mag-submit. Hindi naman makasala. Hindi dapat natin yung ginagawa tumbal. Hindi mo dapat ginawang habi yung kasalanan. Pero kung mabagsak ka, no, panalangin mo sa kanila, hindi mo ginawa yun. May remorse ka, kasalanan. Hindi ko sana ginawa yun. Hindi ko sana sinabi yun. Hindi ko sana, yun, mga bagay na kasalanan. So when doing something kind, something good, dapat ganun din tayo kapassionate. Kung paano ang mundo ay sobrang passionate instead. Passion nila magkasala. Passion nila mag-disobey, mag-rebelge. Passion na namin ito. At maging passion din natin yung pagiging mabuti. Pagiging mabuti. Pero may kapagawang mas action, but it starts with the mind. Because literally, one of the definition of humanity is well mind or beautiful thinking. May mabuting pag-iisip. May beautiful thinking ka. Parang minsan napaplano natin yung masama sa boss natin. Talaga, pag nakita ko yan. Tumarating tayo sa punto that we are not being enthusiastically kind. Natatakot tayo ng kasalanan. That we are thinking not beautifully, not well, and sober. Parang
sing. Pag-isip. Hindi ito po yung pag-iisip. Na-apekto na ito yung ating trabaho. So, sinasabi ni Pablo dito, kung ikaw ay susunod, hoping ka mag-self-applic ka sa earthly master mo, ask the Lord with goodwill. Ano opposite ng goodwill? Ill-will. Masamala. Sabi ko yung pinag-aralan natin at share ni Brother Chester. Yung ano yun? Mayroon pa din. Mayroon harm doon. Mayroon ka ba ang balak or isip na ill-will sa kapatid mo at hindi mabahal sa isang mananampalataya. O paano? Hindi mo ba sa isang mananampalataya isipan ang kapatid niya ng masama, ng harm, o isipan siya ng hindi maganda kasi hindi mo ni Master sa atin, hindi tama ang isip-isip natin sila ng masama. Hindi maganda ganun ang ating treatment sa kanila. Bakit? Pulutos ng Panginoon sa Ephesians text. Rendering service the good will us again the Lord not to man. Sabi? We're doing this for the Lord. So natapos natin yung mga dapat gawin. Ano naman ngayon yung hindi dapat gawin? Ano yung dapat natin iwasan? And, nahan ko na kayo, ito yung ginagawa ninyo, o nararanasan nyo sa ngayon, nandito kayo sa posisyon na ito, meron kayong experience, or ito yung nangyari. Yung realidad sa inyo ngayon, kaya po na makalaya tayo sa bagay dito. What not to do? Verse 6. Ano yung sinabi doon na maggawin? Sabi dito, not by the way of eye service as people pleasers, but as God servants of Christ, doing the will of God from the heart. Now, not with eye service, ophthalmodule na yan. Ophthalmodule yan. Talking about ophthalmology or sa mata. It means that rendered only while the master watches. Ginagawa mo lang isang bagay pag may nakatingin. No? Kapag nandiyan na yung boss, too busy. Ito lang ang ginagawa. Nalakaw din ang sabi. Dito sanay na skills. Five skills yun. Nakapagdumaan yung TL, yung supervisor. Ah, okay. Ginagawa. Yung BD. Minsan, ganun din tayo sa mga magulang natin. Madalas, pag inutusan tayo, kapag hindi natin yun, gawin natin gusto natin gawin. Pag nandiyan, pag sipatin tayo. Diba? Ganun yung nararanasan natin. Pero, meron dito mas malaking problema na ginagawa natin. May tinatawag na slight labor. Gusto ko gawin yung ating terminology ng Pilipino. Pakitang hiyas. Kasi karamihan sa atin talaga, kapag nandiyan yung iba yung performance, tama? Kumikilos. Iba ang usapin yung kumikilos na, doon, yung malin yung boss ko. Iba naman, yung kinakalingan mo lang, pag nandiyan yung boss. Okay? Para sa akin, mas problematic yun. Bakit? Kasi kaya mo lang gawin yung magaling. Pero gawin mo lang, pag may nakatingin, ibang usapin yung ginagawa na yung normal mong routine, pag may nakatingin sa'yo. Pero yung kaya mo lang gawin, pero gawin mo lang pag may nakatingin, you are changing your master.
sa madaling salita, pero involved na hypocrisy. Kasi kahit hindi mo lang na yun eh. Kahit mo palang buhos yung 100% mo, ako'y nakatingin nga lang. Bakit ang gilas? So, hindi na hypocrisy kaya pa natin doon, pero pati yung pride. Yung kayabangan natin, mamalaki natin. Kaya na na-invent yung, ano eh, yung sip-sip eh. Diba? So, ito sa verbiage yung pampon, kapasin, yung gano'n. Pinaginda. Kaya, mamaru. Hindi mamara. Mamarunong. Diba? Pinagalingan na, kapag na nandiyan, may nakatingin. So, hindi lang ito ang sa trabaho ng nakatingin. Kundi yung may kakayanan ka pa lang gawin yung best mo, pero hindi mo ginagawa, gagawin mo lang ito just to attract attention or yung commendation. Kasalanan yun. Hindi dapat gawin yun. So, dapat, ginagawa mo ito not in my service. Next na hindi dapat gawin. Same verse. Sabi mo dito sa verse 6. Not by the way of my service as people pleasers. So, hindi lang not by my service, but also not as people pleasers. Ano yung people pleasers? Ano natin? Anthropos. Sabi doon, studying to please man. Or courting the favor of man. Una, studying to please man. Nag-aaralan mo kung paano mag-please yung tao. May masama ba doon? Is it wrong to please earthly masters? Hindi naman. Walang masama kasi yung nga yung gusto natin eh. Kapag hindi mo lang sila, pag ginagawa natin yung trabaho natin, magbong galing at hindi sila, walang masama doon. Pero ito makaiba. You're studying to please men so that you could get their favor. Ito yung ginagawa ng mga solutions eh. No? Hinaagawa mo yung pagkakas ng bossing. Yeah. Ano kaya yung ano, kiliti ng ano dito ni bossing para baka ano tayo? Ako ka ninyo, ibig sabihin. Na, binalansin mo yung boss mo at makuha mo yung favor niya. People pleasing. Kaya sabi kanina si Maratul, ask to the Lord, for Christ. Ito sa tao. Bakit? May ulterior motive. And that is to gain what you want. Pero ang gustong makuha. And minsan, nakakalungkot dito, hindi lang ito patukol sa gusto mong i-please yung boss mo. Pero kapag itong part, sinisiraan mo na yung katrabaho. Pinapapakita mo yung trabaho na para ikaw yung mga. Kapatid, hindi dapat tayo pakitaan. Hindi tama na sirain natin yung performance ng iba para lang mangibabaw tayo in workplace. Hindi yung normal sa pagsasal mo. Kasi kung gagawin natin ito, not to please man, but please God. Ask to the Lord. Ito yung dalawang bagay patungkol sa empleyado or sa slaves. Modern day corporate slaves. Eto naman, wala pa tayo sa masters. Doon na tayo sa masters. Mula number 1 hanggang number 4, 5, yung muna sa what to do, na-apply din sa masters. Gawin mo rin yun, ikaw ay sakto. Bakit? Masters, binigyan ang galing ay may ultimate master, Panginoon sa Kristo. Ano yung kailangan mo gawin? Una yung word na threaten. Ano ba sabihin ng threaten? And how do we threaten? Paano tayo threaten? Mag-alipin ang araw ay magtatrabaho for 2 weeks. Una, yung kung may ginagawa nila. Pag-alipin out of fear. Bakit? Dalating din sila eh. Kaya mga namin, pagsasabing slave, yung mga na pagsasabing natin, doing their job out of their, against their will. Nilalati ko eh. Nakita na yung picture na humihila, ng magbigay. May nilalati sa likod. Wala na idea. Hindi mo gusto gawin, pero kapag mo ginawa, kasaktak ka. You are forcing someone,
force mo sila into slave labor. Kapag hindi mo ginawa, ganito mapapala mo. And that's wrong. Hindi tama na bilang pastor eh, pinupost natin yung isang tao gawin ng isang bagay para bitrek dahil kinitrede natin sila. Whether bodily harm, professional harm, emotional harm, hindi pwede ang mangyari. And lastly, partiality. The first time, pastors should seem to them after threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is partiality in him. What about favoritism or partiality? Pagtatangi. Siguro, naranas na kayo, may favoritism sa family nyo, sa workplace, and it is, I think, it is the bane of every human relationship. Kapag nagkaroon ng favoritism, nag-inigit siya. Hindi na masaya. Hindi na mag-inigit sa trabaho mo. But how do you define favoritism? Favoritism is giving favor, pabor sa isang tao na out of the expense of another. Okay? Giving favor to someone at the expense of another. For example, merong kinakain tayo ngayon. No? Yung pizza na yun ay bigyan mo na, nag-iisa. Yung pizza na yun, kinuha ko. Pizza niya din, binigay ko na. Kinuha ko, binigay ko na. Sin at expense. Kahit bimod. Kasi sa kanya yun eh. It's right for him, nabigay na. Pero dahil ribbon ito, kuha ko na kay bimod, may naapakan. Meron na sa gastaan, meron na pagto, nabigyan ng injustice. That's it, is it? So it is not to be seen sa isang master na nanampalataya. Na magagawa na isang bagay na mapapabula ng isa at the expense of another. Okay? That's all. So walang masama. For example, meron kayong boss. No? Boss. Tapos, yung isang boss, binigyan ng something, for example, incentive. May list kung ano incentive o ano yung ito? Gift card or check. Binigyan yung isang thing. No? So, there's So, tagal ko nangyari yung word na ito. So, next one, no? Ay, ganito nangyari kung minsan. This is even. And this is very, napasalit ito minsan sa atin. Kahit sa ating pamananampalataya. Minsan, namamask ang ating envy and it turn into accusations of favoritism. Bakit? Kasi na naghihigit tayo sa tinanggap ng iba. Nakikita natin na, bakit siya meron ako wala? Dapat wala tayong gano'n. Bakit? Pagkatapos sa atin bilang mananampalataya. They're called the elect. Pinili ang hirap ng Diyos. At pagkakalitan natin pag-aaral natin sa election, God doesn't show favoritism as we've read. Hindi siya napakita ng partiality. Kung kanina niya Kristo, yung kanyang grace, yung repentance sa naligtas, si Dennis, hindi pwede makita mo yung paradigma na hindi nakatanggap kung daya sa final analysis papapunday sa impyerno at hindi siya nakatanggap kung biyaya ng Diyos, hindi siya pwede sinigyan ng Diyos. Pero ba't di mo ko binigyan? And that person can accuse God. May favoritism ko eh. Ba't sila meron? Ako wala. Now, kasi misunderstanding of terms. Kasi hindi favoritism yun eh. At giving favor, not your expense. Kasi wala akong pangalang sa Panginoon. So, kung yung boss natin, mga three masters, kung magbibigay tayo ng incentive, not the expense of the others. Especially if they deserve it. Not at the expense of another. Bakit ang tawag doon? Injustice. Kaya kapag
Uy, pwede pa yung CEO kahit ito. Sabi yan, CEO agad. No, kapag naging voting na kayo, ay dapat, ano, clear. Huwag kayong mag-preach sa mga kontrata, sa mga makapasahod na yung mga incentive o kung ano man. Bakit? Kasi napakadali na mag-fail sa yung area. Kasi di-pray tayo eh. Kaya sa kanya, na-learn natin dapat yung gawin yung tama, mag-pray tayo. So, third thing matter na makita natin, yung favorite the expense of others. Hindi dapat nasasaan na lang ni iba. No? Pero as workers, as bond servants of Christ, as slaves, na dapat view natin, define din natin, is this favoritism or is this envy? Kasi napakadaling misunderstood yung mga bagay. So, mamaya, hindi na pala nararamdaman natin. And that we have to defend. In view of the masters, dapat hindi at the expense of others, in view of slaves, dapat na-define natin ang maigi. Ano ba yung nasa puso ko? Am I crying for justice? Or am I crying for my enemy? So, kung talaga, ang justice ako, naihit na ako. So, in that case, brothers and sisters, sa kaluluhan na kagaling, gagawin natin ito in view of Christ because in Christ, there is no partiality. Siya yung nag-re-part. Siya yung ibigay ng larangan sa akin. In our conclusion, as a congregation of believers, both masters and saints must express, this is a unique application, mutual love to each other, mutual respect, pity, and submission. Whether you are a slave or worker, or you're a master or worker, ano bang position mo? Bakit? In view of Christ. Ano bang ginawa ng Panginoon sa Kristo? So ngayon, kung ito gusto mo malaman mo ulit, ilang beses mo ito sinasabi, every Sunday, this message is for you and for me. Para sa akin ito. Huwag mo hanapin yung wala dito. Remember that you're there, it's for you. Number two, both masters and slaves are under the dominion of Christ. And must first and foremost, learn to submit to Him. Paano bilang mga anak, eh, tinuruan ka rin sa Panginoon. Pag tayo naman ang maging magulang, wala tayo natuturo sa Panginoon sa anak natin kung hindi tayo mismo submit. So we must learn this. Ultimately, let me remind you of this. The corporate of God, all time ng karangan, basta meron kang superior, meron kang kasakupan. Or for that matter, ikaw may boss, may sumakarap pa rin sa'yo. Lahat tayo ay nasa ubasan ng Diyos. Unless, wala tayo sa ubasan ng Diyos. Sabi ko rin kanina, may dalawang larong sa mundong ito. Christ and Satan. Ang iyong Diyos, si Kristo o si Satanas. Sino ang amo mo? Sino ang master mo? Sino ang pinaglilingkuran mo? And for us to have a clear perspective of this. Gusto mo makita mo kung gano'ng kalupit na amo si Satanas. Sin is hard work. At ang kabayaran ng sanayan ay kamatayan. Sabi na niya ng Arthur, people are going to hell sweating. Eh, pinapawisin tayo. Ganyan na wala ang naranasan natin sa kasalanan. Pinagpapagturan natin ang kasalanan. Isip mo, mag-isip ka lang masama. Nagsaya ang kasalanan sa isipan natin, basahin natin sa James chapter 1. James chapter 1 verse 12
verse 13. Sabi po dito, 13-14. Let no one say that he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Para daw tayo tempt sa sarili natin mga pangnasa. So that's our problem. Hindi na daw sa isang Kristiyano yung mga pagnanasa na makakalan. The lust of the flesh, that's the eye and pride of life. At yan laban ang winawak si nirepent natin kasi na-plane sa ating mga spiritual na baga na hindi nagpapahing sa atin. Tumarang sa punto na nakaratay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo nakakilos, hindi na tayo nakakita, hindi na tayo nakakisip. Pagkaya ng isang Kristiyano, dahil sa kasalanan. At sa mga pumula yun? Sa ating mga sarili. Huwag natin lagi i-blame Satan. Sabi ng verse 40, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Verse 15, this desire, then, desire when it has conceived, gives birth to sin. Desire. You must have lost the eyes of pride of life. Nagbubutan yung kasalanan. And sin, when it's with God, brings forth death. At pag nag-mature na ang kasalanan, ang ginagal sa atin, kamatayan. Hindi na tapos ng tao. Kailan niya tayo sa pinamukha niya sa tao kung paano. Sa pinamula ito, James chapter 4, verse 1, the cause of the cause of you, whether it's the corporate field, the gospel cause of master, slave, relationship, or even the church. Sa ating mga mananampalataya, and in fact, this is for the church. What causes quarrels? What causes quarrels among you? Is it not just the passions? Any passions? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. In Greek, pleasures. Yung gusto mo makuha, gusto mo makating. Are at war within you. You desire to have to be murdered. You collect again at the name, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask only. To spend it on your passions. Nagkita ko rin kay Brother Jason, pinagdayaan na niya. Ibig sabihin ko. Sin! Kung nakakompleto ka sa trabaho mo, magiging boss ko yung problema. Hindi. Kasi expected na, nagkakong talaga mangyari sa mga book natin. Dahil hindi sila ako sa perfect ng Panginoon. Ang anong nangyayari? Kasalanan natin. So dapat, ang ginagawa natin dito, nagpapakahumble tayo, binabala natin ang sarili. At sabi, James chapter 4, verse 7, submit yourself, therefore, to the assistant of the evil from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, and your spirit, by your hearts, you will be reminded. Be wretched and mourn and weep, let your laughter turn to mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and he will exalt you. What's the point? Mukha tayong makakawa? Mukha tayong penitent? Mukha tayong pious? It's about our hearts. Magpapababa natin. If there are conflicts in the workplace, if there are conflicts in the bosses, or sa trabaho natin, ang gawin natin, bilang mananampalataya, i-apply natin natin. For our bosses, for our empleyados, for employers, employees, at sa ating, lahat sa ating Panginoon. Magpapababaan loob. Be willing. Be willing to submit, be willing to be obedient, be willing to be humble. Saan? Magpaliwanagan. Especially kung nanggagaling sa ating mga mananampalataya. Imagine this, if we, as human slaves, ginagamit ang word sa slaves, ha? Kasi ito naman siya, servant din naman, so corporate slaves naman yung mga tao na yun. So, makikita natin, bilang Kristiyano, what yung God order sa akin? We have to make sure na pag may conflict na ganito sa ating puso, sa ating isipan, we don't stop. We
natin tapusin ang hindi natin na record ba? Bakit? At the end of the day, sino ang master natin? It's Christ. Tayo ang Espiritu. Tayo ay tagapaglingkod ng Panginoon. And we must do everything to make sure that we will exalt Him. Bakit? Ito yung mga kasyano para tayo pag-secret agent, but not so secret. Meron talaga tayong trabaho sa mundo ito. At salamat sa Diyos dahil trabaho namin define ng scriptures. Kaya pagkatapos tayo kung makita natin ito. Pagkatapos natin mag-resign, pagkatapos natin balik sa buhay natin dati si Satanas, ang ating Panginoon dati, at tayo maliging, ang sabi ni Kristo, "Come to me, all who labor and are heavily laden." Labor for what? The wages of sin is death. And that's the labor. Yung labor na hindi natin pagpapasala. Sin. Sin is hard work. Sabi niya, "Come to me and I will give you rest." Ganyan niya makahingahan. Verse 29. "Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." The very reason kung ba't nakakontrol tayo sa mga workplace natin, sa mga boting na lang kung saan man, your authority, sa parents natin, sa isa, in obedience and submission. Why? Because we forget this. Nakalimutan natin ito. Nakalimutan natin ang master natin, ang Panginoon natin, si Kristo Jesus. At sinabi niya, may kapahingahan sa akin. At napinipo ang aking pamatok, dalhin mo ito. The moment we exchange the yoke of Christ, the yoke of the word, that's the moment that we get tired of doing the things na pinagagawa ng Panginoon, and we start to do the things na hindi pinagagawa. Kasi tinatanggal natin yung pamatok na yan. Hindi iwasan natin yung pamatok na yan. Pero sa Kristo, ito ay hindi mapigat. For my yoke is easy and my burden is light. Kapag ka ba? Mabigat ba? Kaya siya pumipigat, kaya tumirap. Kasi nakakalimutan natin. Hindi ko trabaho natin. Pinapit pasalat ng mga trabaho natin na do your job. To be Christ. To be glory to Him. Salamat pinagpapagura natin. Every time tumarating kayo sa punto na yun, pinapapagalan natin. Come to me. You labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. If we view our service to men, na sasama ko sa ating sasakupan bilang mga bote, in view of Christ, umaga ng trabaho. Umaga ng trabaho. Ano yung sige yung trabaho na yung gawa sa inyo ngayon? Kung kaya may providensya ang Panginoon na huwag ka na dyan sa trabaho na yan, mahalin mong trabaho, or bakit pa niya, naniwala tayo that God will give the providensya the best sa buhay natin, yung bilig sa atin. Siya yung bibigay sa atin ang mga ating as for where we are right now, sa ating pinalalagyan, panalangin natin na makita natin si Kristo. Amen. Bakit? Ilang isang manahan pa lang kaya is the problem. We lose sight of the power of the gospel. The gospel is unchained. At nagpe-penetrate to. Hindi lang sa human relationships natin in the church. We penetrate our relationships with our husbands and wives. With our children from generation to generation. Even in our workplace. Because at the end of the day, Jesus Christ is Lord of all. Siya ang Panginoon ng lahat at Panginoon ng mga Panginoon. Tayo po sa Diyos, naman ang pagkakalikan natin ng Ebanghelyo. Kinakalibasyon natin ba natin ginagawa ang ating trabaho ng may ng makikin at ng buong pagpipitado. Hindi ka ba na natin pagkakayat natin ito? Amen. Rebellion. Not only on your earthly bosses, but rebellion against Christ.
Because we are called to be revolutionaries, but we are called to submit to Christ. Repent your rebellion against Christ. There is a certain consequence in hell if you do not submit and believe that you'll be Christ. In the finished work of Christ, meron siyang in-offer na mas magandang trabaho. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and burden is light. Repent today, for tomorrow you might be dead in its too late. Thank you, manalangin. View of Christ. Ngunit, Panginoon, pati yung corporate world, no? Ito, inaabot na yung Ebanghelyo. Hindi na namin talaan yung Ebanghelyo. Ito ay nasasakot mo pa rin. Your dominion, O Lord, is supreme. Salamat, O Diyos, sa pagkakit mo kami iniwanan na merong pagbuhay namin na hindi nyo nasasakot. Isang patuloy lamang yun na pagliligtas mo namin ay buo-buo, Panginoon. Kailangan po namin, patuloy niyo turuan ang mga puso namin, nagpasako, kapakumpaba. Sundin namin, Lord, ang mga amo namin at magpasunod namin ang aming mga sa lupa in view Christ. Sa lahat na gagawin namin, Lord, gawin namin ito ng buong igi, ng buong lakas, buong galing Panginoon. Dahil ginawa namin ito para sa iyo. Hindi lang para magpasikat. Hindi lang para mag-satisfy yung mga desires na ang Panginoon, pero upang mapapulihan ka. Salamat o Diyos sa biyaya mo sa akin. Salamat o Diyos. Salamat sa doktrina na ito nakita namin. Doktrina pala nag-transcend ito sa komunikasyon, nag-transcend ito sa aming mga relationship, nag-transcend ito sa aming mga marriages, nag-transcend ito sa aming mga generations, nag-transcend ito even sa aking nabubuhay namin. Salamat sa Diyos. Dahil sa mula. Pero ang kapayapaan ng puso. Dahil alam namin. Mula. Salamat pa kay Jesus. Ang pagliligtas. Na nagpangyari. Salamat pa ito. Ang salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Tamayin po tayo lahat. Masahin po natin ang ating corporate confession. Wala na si Ken. Sabay-sabay po nating basahin. Aming Ama na nakakabuti, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, tagapagligtas sa tagapanatili, kami ay humihingi ng patawad sa iyo sa mayamang kapag mo sinusubo. Kami ay nagkasala at magkakayanan, linisin at magpatawad ang aming kapalaluan. Kami ay nagmakakas at namamati at magpasakot sa aming mga amo at Panginoon sa mundo. Bilang amo, kami ay nagpamataas sa kapangyarihan. Patawarin mo kami ang kami bilang sobrang niya, bilang mga po ay hindi. Sa pagmamataas, hindi kami iwas. Sa pagkabang sa mga utos ng pangyarihan, sa pagkabang ibaba sa aking mga pedestal. Pagpasakot sa iyo bilang Diyos sa pagligtas. Patayin ang pagmamataas at pagre-rebelde at tungkulungan niya ang aming panatili. Salamat sa biyaya ng harapan ang dahilan mo ba kami nakakabang. Patuloy mong tuluan ang magpasakot sa Ebanghelyo mula ang Thank you.
kukusing niya. Ate mo kapitin. Here my God. Happy birthday!